morning, guys. Ngayong araw, magki-fishing na naman kami. Dito naman kami ulit sa lugar na saan kami nag-fishing dati. Ayan. Sa Bribey Island. Medyo maganda yung tubig ngayon. Medyo calm siya. Tapos high tide. Kaya hopefully meron tayong makukuha ng isda. Ayan, ganito po nilalakaran ko sa likod yan, oh. Parang relax time lang ba? Nana. Nakakuha na kami. Sana. Sana meron. Sana meron. Eh, wala pa. Ah, meron nga. Uy, ano ba yan? Bato. 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 Ano ba takan din ng ano? Oh, nakakuha na kami. Hon. Dako. Sa dadong. Kumain. Tuno oi, rawa. Maliit lang, maliit. Tulingan ka ba yun? Tulingan ka ba yun? Tulingan ka ba yun? Brim. Brim. Oh, family na si Lupia. Labay ka ba yun? Labay to? Ang laki ng turtle, oh. Hindi niya nakuha. Hinayaan niya lang. Ang laki na. Ito na nakakuha kami, oh. Kaso lang maliit. Ibalik ko ulit ito sa dagat. Good na, oin. Hindi, wala, maliit. Makakulong tayo nito. So, balik, i-check point rin, doon nga. Pagsitisin tayo, Chad. So, balik natin. Ayan. Yan po. Maliit, sobrang liit. Dapat kasi 25 cm eh. Ito nasa mga 19 lang to. So ibabalik natin. Magsumbong yon sa mga relatives niya. Kumusta mga bes? Kahapon nagpi-fishing kami tatlo ni Chad. Wala kaming ganong nakuha. May nakuha kami tatlo pero maliit. Binalik namin sa dagat. Ngayon, ang naisipan namin,
mamasyal sana kami dito sa Gold Coast, Surfer's Paradise. Kaso, may yung mga gamit namin sa fishing pala, nasa likod ng sasakyan ko. Kaya naisipan namin, naghanap ng fishing spot dito sa Gold Coast. Kaya ito, nag-fishing kami. Oh. Yan, oh. Dito kami ngayon sa Gold Coast, sa Southport banda. Sinesearch namin sa internet kung saan yung pinakamagandang fishing spot. Dito kami na pinadpad. Yan, kasi karating lang namin, naglalatag na kami ng mga pain. Yan, nagsimula na. Tapos dito sa harap, maraming mga boat na saka mga jet ski na paparintahan. Dito sila naglalaro, nagpapatakbo ng jet ski, mga boat. Nandito lang kami sa Southport. Kaya yun, patuloy kaming magpi-fishing. Tingnan namin kung makakuha kami ng isda. Ayan, ganda ng ng lugar. Yan yung lugar, mga bes. Isang oras na kami dito, wala pa rin isda. Siguro dahil sa maingay yung lugar. Marami kasing nag-jet ski, may jet boat, may helicopter din. Yung mga siguro, yung isda nahihilo na. Kaya maganda sana yung spot. Malinaw. May kagat siya pero maliit yung mga isda. Kaya maya-maya nito, magpa-pack up na kami, maghanap kami ng another spot. Mga bes, lumipat kami ng bagong spot. Kaso lang, bato-bato. Ito.
ito yung spot na nilipatan namin. Yan. Yung isa parang nakakuha na oh. Parang ito na yata yung pinakamagandang spot ng fishing eh. Kasi open sea siya. Harap na ng New Zealand. Yan, New Zealand nandiyan banda. Kaso lang, daming bato dito. Pwedeng sasabit yung ano namin. Yan o, puro bato na yan. 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 Puro bato na. Maraming kumakagat, malaki. Kaso lang, maraming bato na nakabitaw yung ano, yung mga isda. Kasi pag hila mo, maano ng bato. Tapos maayo paglanggam, kaya kakuha pa ugoan. Mabuti pa yung ibon, nakakuha pa ng isda. Kami, hindi. Yan o, nakakuha na siya, nakain na niya. Busog na siya. Medyo palubog pa yung araw. Kaya nagpasya na lang din kaming mag-pack up kasi malayo pa yung uwian namin. Pauwi pa kaming Brisbane. Mga isang oras at saka 45 minutos pa yung biyahe namin. Tapos traffic pa. Kaya nag-pack up na lang kami. Tapos babalik kami dito sa lugar na to kasi magandang fishing spot. Kaya yun yung nangyari sa amin. Maraming salamat sa panood sa channel ko. Sana sa susunod magkita ulit tayo. At saka huwag yung kalimutang mag-click sa subscribe at saka bell notification. Hanggat sa ulitin, Kuya Dong. Maraming salamat.